Magandang araw mga kaibigan. Masaya kong ibabahagi sa inyo ang isang kwentong magbibigay ng aral at inspirasyon, lalo na sa ating mga Pilipino. Si Cynthia Alcantara Barker ay nahalal bilang alkalde ng Hertsmere sa Hertfordshire, England. At noong June 24, 2020 ay nanumpa ito. Siya ang unang Philippine-born official na nakahawak ng prestigious post. Bilang isang alkalde ay ipagpapatuloy niya ito upang mas lalo maging proud at makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Siya ang unang Filipino elected councillor at deputy mayor sa United Kingdom. Bago siya mag-migrate sa United Kingdom, si Cynthia at ang kanyang apat na kapatid ay nakatira sa San Pablo City at kilala din bilang City of Seven Lakes sa Laguna. Nakaka-proud na isang Lagoneseng tulad ko ay naging isang alkalde sa dayuhang bansa at masaya ako sa inyong naging hangarin at achievements. Ayon sa article ng Philippine Panorama, 9 taon pa lamang si Cynthia nung ang kanyang inang si Nelia Bartolome Alcantara ay umalis at iniwan ang pamilya upang makipagsapalarang magtrabaho sa London bilang isang nani. Sa loob ng 5 taon ay nakatatanggap sila Cynthia at kanyang mga kapatid ng mga handwritten letters at packages mula sa kanyang ina na lagi silang pinapaalalahan ng mag-aral mabuti. Dahil isinapuso ni Cynthia ang mga pangaral ng kanilang ina, nakapagtapos siya ng kanyang degree sa Industrial Engineering sa Adamson University sa Manila. Matapos makagraduate at nagtrabaho siya bilang isang supervisor sa isang garment factory. Pagkatapos nun ay sumunod na din siya sa kanyang ina sa London noong 1983. Nang nakarating siya sa London sa unang pagkakataon, nasaksihan niya ang pakikibaka ng kanyang ina bilang isang nani. Kaya napagtanto niya na kung gaanong sakripisyo ang ginawa ng kanyang ina upang suportahan ang kanilang pamilya. Nakita niya ang pagkamis ng kanyang ina mula sa mga heartfelt letters nito bilang isang immigrant OFW sa England. "Seeing her sacrifices made me want to succeed, more just so her hard work would be for naught. It was not so hard because my parents already instilled in me to strive for excellence, to give my best, my heart and soul," sabi nito sa Philippine Panorama. Dahil sa kanyang ina, naging determinado at inspirasyon niya ito para matupad ang kanyang mga hangarin. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa University of Hertfordshire. Naging aktibo rin siya sa mga charity at volunteer works dahilan ng pag-imbita sa kanya upang dumalo sa Conservative Party sa United Kingdom. Ayon sa Filipino Guide, nais gamitin ni Cynthia Barker ang kanyang unang taon bilang alkalde para makalikom ng funds para sa National Society for the Prevention of Cruelty to Children, isang London-based charity na tumutulong sa mga abused children. Bilang kauna-unahang Pilipinong alkalde na nahalal sa England, kaya nagpapasalamat siya sa kanyang OFW'ng ina na nagturo sa kanya ng halaga ng pagsusumikap at pagtiyaga. At yan ang importanteng aral sa kanyang buhay na kanyang daladala para sa kanyang advokasya bilang isang public servant. For most Filipino, leaving to work abroad is not a choice but an inevitable reality, brought by the desire to provide a better life. And the least that we can do as their children is to make sure that we do lead better lives.
Patuloy pa rin ang mga Pilipino sa paggawa ng pangalan internationally. Katulad na lamang ni Nurse Danilo Danny Favor na naging first Pinoy Mayor of East Grinstead sa West Sussex sa United Kingdom at Paulo Garcia na first Filipino-New Zealander Member Parliament. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang alkalde ay pumanaw sa edad ng 58 taong gulang dahil sa isang serious illness na kinumpirma ng kanyang kapatid na si Jean Alcantara noong September 14. Nakakalungkot mang isipin na sa maikling panahon ay natapos agad ang kanyang tungkulin. Ngunit ang kanyang mga nasimulan ay patuloy pa rin magmamarka sa mga tao, lalong-lalo na para sa kanyang mga kababayan. Sa aral ng kwentong ito na walang imposible sa taong nangangarap. Ilan lamang sila sa mga halimbawa na mas dapat tayong magsumikap sa buhay upang makamit natin ang ating mga hangarin. At nakakatuwang isipin na sa bawat sulok ng mundo, isang Pilipino ang umaangat at nag-uuwi ng karangalan sa ating mga kababayan. Saludo ako sa lahat ng mga OFW na ginawang magsakripisyo para sa kanilang mga pamilya. I owe you a lot. Maraming salamat. Naantig ba kayo sa aming kwento? Bigyan nyo naman kami ng like at i-share na rin para naman sa kaalaman ng iba. Kung bago ka lang sa aming channel at gusto mo ng ganitong mga kwento, ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. I-like mo na rin ang aming Facebook page na Nell TV Fact. Maraming salamat. Hanggang sa muli!